Tapat. Si Jose ay naglalakad sa daan pauwi sa bahay na galing sa bayan. Habang naglalakad ito, ay may napansin siyang bag. Kaya naman linapitan niya ito at laking gulat niya sa kanyang nakitang karaming pera. Ano yung tayo ng pera? Napakalaking halaga. Kailangan ko din padala sa pulis. Ngayon din. Dinala ni Jose ang napulot niyang bag at isinauli ito sa pulisya. Pinakita niya ang bag na naglalaman ng napakaraming pera at nagulat ang mga pulis sa kanilang nakita. Nagtataka si Angelica bakit wala ang bag na naglalaman ng perang panglipat nila ng bahay. Eh, Risha? Oo? Nakita mo ba ng bag na naglalaman ng pera? Hindi. Wala naman ako diyang nakita. Kailan pa ba nawawala? Kagahapon ko. Nilagay ko lang sa bag ni. Tanungin mo na lang yung mga anak mo, baka nakita nila o napansin nila. Anong pagkakagaling niyo yung testing? May nakita pa ba yung bag na kulit ba? Wala. Ito ang mali, may nakita ka ba? Sige, itong patuloy niyo na yung ginagawa mo. Habang nagwawali si Christine sa harap ng kanilang bahay, may tumawag sa kanya. Mar, pwede ba magtanong? Ah, syempre naman, Mar, sa may tatanong ko. May nakita ka bang pumasok sa aming bahay? Ah, wala man, di pasensya ka na. Bakit mo pala natanong? Kasi Mars, nawala yung bag na panglipat ng bahay. Ha? Sino naman kukuha? Wala ba kayong CCTV? Nasira kasi yung CCTV namin. Ganun ba Mars? Report mo na lang kaya sa police para makuha ka nila magdala. Sige Mars, mauna na ako. Maraming salamat. Maraming Mars, mauna na ako. Ano po may tutulong namin sa inyo? Hello po, mai-report lang po sa namin. Nawawalan po kasi kami ng pera yung panglipat po namin ng bahay. Pwede po bang pumunta na po dito para makapag-usap tayo maayos? Sige po, pupunta na lang po kami dyan ng asawa ko. Sige, salamat po. Walang nagawa si Jose, kaya nakulong ito. Nilipat na kami ng bahay, baka hindi na tayo magkita. What if kita ako mo lang ito? Thank you.
Makalipas naman ng dalawang araw, ay umamin ang kanilang anak. Hello, how's your business? Oh, kumusta? Ano? Bakit? Nawalan na nga kami ng 1 million. Malulugi pa ang business. O, sabit lang, kakausapin ng anak ko. O, ano yun? Kinuwento ni Jomalyn ang nangyari at nang una ay di siya napatawad ng kanyang mga magulang dahil sa pagsisinungaling niya at sa huli napatawad rin naman siya. Pasensya ka na talaga, Jose, at napagbintangan ka namin nang wala kami gustong emerensya. Iniabot ni Christian ang 10,000 bilang kapalit sa kanyang pagbalik ng kanyang pera. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jose. Nakalaya na si Jose at umalis na din ang mag-asawa. At doon na nagtatapos ang kwento. Sana'y inyong gawing halimbawa ang kwentong ito. Laging alalahanin na ang pagiging matapat ay mahalaga. Hindi lang sa salita, ngunit pati rin sa gawa. Iron, harap ka lang sa kanya kay Rod. Ano ba? Ano ba? Ano yung mag-iing? Sana ako sa nilipid. Magandang umaga sa inyo, police officer. Nandito po kami pa, kami pa ako yung tumawag at nire-report ko po yung naman ang pera na may pambili ng aming pakis. Nakita mo ba nagkakalanggala ng pera? Hindi. Wala naman ako diyang nakita. Kailan pa pa nawawala? Kagahapon pa. Nilagay ko sa cabinet. Tanungin mo na lang sila, ano, Mary, tsaka sila, Angeline. Tulog ka, Roger! Tawanan kami. Kaya kasabihin ko.